guys, nandito tayo sa Mama Vic Vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, just click like, share, and subscribe and tick the tiny bell para updated kayo sa aking mga video. Ngayon guys, pag-uusapan naman natin ngayon kung ano-ano nga bang mga requirements na kailangan pag tayo po ay nagpasa ng Math 2. Nagin ko lang guys, na pag tayo ay nagpasa ng Math 2, kailangan po ay nakapanganak na po kayo. Yes guys, kailangan po nakapanganak na kayo dahil po kailangan po sa Math 2 na requirements pag kayo po ay voluntary. Ang kailangan po sa Math 2 na requirements ay birth certificate ng inyong anak. Kailangan po ng birth certificate. Iba po sa atin, may binibigay silang yung pinanganakan natin, yung birth certificate na kulay green, yun po yung original. Ang gagawin nyo po ay kailangan nyo pong ipaserox yung original. At pag naserox na po siya, yung xerox copy po, yun po yung ipapa-certified through copy natin dun sa munisipyo, sa lugar kung saan tayo nanganak. Kailangan po kasi ng certified through copy. Kung kayo naman po ay matagal mag-file, kahit po yung PSA na po na yung pinaka-original talaga. Tapos po sa voluntary member, ang kailangan pa po ay Math 1 form. Yung una po natin pinasa na katunayan nagpasa na tayo ng Math 1. Pangalawa po ay mag-fill up po tayo ng Math 2 form. Yes, kailangan po natin ng panibagong fill up kasi doon po sa Math 2 form nakalagay na po doon kung bangko, details ng bangko, kung saan yung hulog yung pera, mga ganun. Kailangan po natin fill up an yun. Pangapat guys, 2 valid IDs. Government IDs. Kung meron po kayong UMID ID, mas maganda po. Tapos, kailangan po pag-voluntary member, kailangan pag-voluntary member. Yung birth certificate ng baby na certified through copy, Math 1 form, Math 2 form, 2 valid IDs. Account, yung bank account po kailangan kasi doon po nila hulog yung pera. Ang ipapasa po natin doon ay yung validated at updated na bank statement or bank slip. Ganito po yung tsura yan, ganyan. Yan po yung ipapasa natin sa SSS. Kailangan po yan ngayong year. Kung kailangan po magpasa, hindi po pwede last year na slip, hindi po pwede. Kailangan updated po yung slip. Kung kayo naman po ay separated sa inyong employer at kayo magpapasa ng Math 2, ang kailangan nyo po ay Math 1 form, birth certificate, certified through copy, Math 2 form ulit, yung fill upan, yung sinabi ko kanina. Tapos, dito po kailangan natin ng L501. Yung L501 po, yung po yung kukunin natin sa ating last employer, kung saan po tayo nagtatrabaho, yung huling pinagtatrabaho natin. Doon po natin kukunin yun. At saka yung Certificate of Non-Cash Advancement. Kailangan po natin din yung kunin sa huli natin pinagtatrabuhan kasi hanapin po yun ng SSS na katunayan na kayo ay wala na sa company yun, pati po yung Certificate of Employment. Pag nakompleto nyo pong tatlo, meron pa po yung 2 valid IDs again. Kailangan po yun ng 2 valid IDs, xerox copy, at yung validated po na deposit slip ng banko kung saan yung hulog yung pera. Po kayo ay separated pero po kayo ay naawol or dahil nagsarado yung company nyo, wala na kayong trabaho, ang kailangan nyo lang po kunin ay ang affidavit of our undertaking. Ganito po yung tsura yan. Yan po yung kukunin nyo doon sa SSS branch. Meron din po yan pwedeng i-print sa Chrome. Mag-ano lang po sa kayo sa Google. Marami po doon. Search nyo lang po, tapos i-print po. Pwede na po yun. Tapos ang gagawin nyo po dyan ay kailangan nyo pong fill upan. Pagkatapos na fill upan po ay ipanotaryo nyo po. Kailangan may notaryo siya ng katunayan na
anong-anong nakanotarif siya. Pipilapan nyo lang kung bakit kayo naawol dahil sa absent or kung dahil nasara yung company ganun po. At pag nakompleto nyo na po yun, affidavit of undertaking po yan kung wala po kayong L501 or certificate of non-cash advancement. Yun po yung mga nag-awol o yung nag-awol at yung mga nagsara yung company. Yung pinupon nyo yung affidavit of undertaking with notaryo. Tapos po ko ay nagpasa ng kayo po ay na CS, ang kailangan po natin ipasa ay birth certificate, certified true copy, MAT 1 form, MAT 2 form. Dito po kailangan po ng operating room record or discharge summary. Ito po yung hinahanap nila na katunayan po kayo ay na CS. Ito po ay kailangan certified true copy ng hospital kung saan kayo na CS. Tapos po, kung kayo naman po ay separated from company, kailangan nyo rin po ng L501, L5 non-cash advancement, certificate of employment, tapos bank deposit again, tapos yung 2 valid IDs. Yung sisayan pero voluntary, ganun din po kung ano po yung voluntary na requirements. Tapos sisalyan kayo, dagdagan nyo lang po yung operating record summary at saka yung operating room record at saka discharge summary. Yun lang po yung dadagdag pag kayo po ay sisalyan. Pero pag normal naman po, yun lang po ang hinahanap nila. Tapos kapag napasa nyo na po ito sa Dropbox, kailangan nyo po i-update na lang doon sa... tingnan nyo na lang po doon sa app na sinabi ko yung ganito, yan po yung app na yan. Yan nyo po i-update. Kung kayo po ay separated at saka voluntary, kailangan nyo po munang maghulog ng 1 month na contribution para po maging voluntary. Kasi pag hindi po ata kayo voluntary o hindi pa kayo naka sa company nyo, ay benefits dyan. Tapos yun nga po, pagkatapos po nun update nyo yan, pag hindi po kayo na-update, na wala po kayong balita ng ilang araw na, ilang linggo na, po sila yung branch kung saan kayo nagpasa. Tapos po yun, update po. Tapos tingnan nyo lang po, pag na-settle claim na po siya, saran, meron na po kayong pera. Antayin nyo na lang po yung bank, yung SSS na mag-notify sa inyo kung ito po ay true check, kasi iba na po ngayon ang kanila. Ano na po, halos check-in na po yun. Kaya mami, sana meron po kayo natutunan sa video ito. At sana po ay lagi po tayong mag-iingat. Stay safe po. Bye-bye!